isang topic lang tayo tungkol lang dito sa E3 at E2 na Brake Master sa galing ng Racing Boy. May mga nagko-comment din kasi na bakit ito, no? So meron akong tatlong dahilan kung bakit ito yung kinuha natin. Ito yung ating motor. So as you can see, ito yung ating E3. Ito yung E2. Pagka E2, cable type yan palagi. Yeah. E2. Sa E2, pwede yan gamitin bilang preno or pwede silang gamitin bilang clutch. Sa mga clutch type, pwede yan yung gamitin niya. Wala, Raider, Sniper, ganun, pwede yun. Okay naman sa cable type, wala naman problema. And also dito. So, unang-una, dito sa bagong brake master, matatanggal yung combi brake ng pinaka motor mismo. Yung combi brake system, yung CBS, is mawawala talaga. Pero, in exchange of that, so magkakaroon ka naman ng mas magandang performance ng mga brake master. So, nag-increase, so mas maganda yung performance, mas maganda yung braking power ngayon ito. Or, konting pigalan dito. Kumakagat siya agad. So, maganda. Konting ingat lang sa pagpipreno dahil syempre may possible pa rin na mag-skid. So, ako, dahil nakapag-mio naman tayo, walang ABS, chuchu, whatever. So, sanay na tayo. Ngayon, let's go to the tatlong reasons. So, three reasons bakit E2 and E3. Unang-una, number one muna tayo. Number one, syempre budget. Wait lang, bebe. Budget, so mas mura to kumpara doon sa mga S1, yung Brembo. Syempre hindi tayo bibili ng mga fake na Brembo kasi pang conforma lang yan eh. Kung bibili ko lang din, syempre original na katulad nito. So sa original, ito yung pinakaabot kaya natin sa Racing Boy. Kilalang brand naman yan, syempre kilala niya naman yan. So, quality wise, okay na, nandun na. So, magkano ba ito? So, sa price na halos mga 2,300, parehas set na siya. Dit yung pinaka may pump, tsaka yung cable type. So, diba? Meron ka ng magandang braking system yan. So, syempre, dadagdagan mo ng ilang ka-partner yan. Katulad ng, syempre, Teflon na hose, mga ganyan-ganyan. So, para mas maganda yung braking power. Eh, unang reason natin kasi syempre pagka nag S1 ka mas mahal, halos aabot ka ng mas mataas pa, 5,000 yata yung mga ganon. And yung original na Brembo same lang din. So dito halos kalahati ang price, pero maganda siya, okay na siya para sa mga katulad na to. Honda Click, goods na yan. Second, syempre yung parang hindi masyadong nagbago yung itsura ng motor natin. So, setup, katulad nga na to, wala tayong masyadong tinabas dito. Yeah, so, ayan, pasok na pasok na yan. Although, yung isang issue ng iba, kung mapapansin nyo, ayan, hindi pantay yung kaliwat kanan. Kung mapapansin nyo, hindi pantay yung kaliwat kanan. Mababa yung sa may pinaka-pump kumpara dito. So, hindi natin sa-sacrifice syempre yung pagkapantay ng side mirror, no? So, yung nandito, yung kabilang side naman ito, hindi na siya, stuck pa rin to. Yung pinagkakapitan ng side mirror. Stuck pa rin yan. So, kaya pantay yung kita sa side mirror. Dahil mababa nga, iba, stuck yung ginamit natin sa may kapitan ng side mirror. Pero, sa akin walang problema, abot ko naman. Hindi naman tayo tumitingin doon sa kung pantay ba o hindi. As long as works perfectly, di ba, nagagamit natin ng maayos, nagpreno siya, yun na, okay na yun. And sa pangatlong reason ko is yung legality. So, legal. Dahil dito sa mga brake master, sa brake master na yan, is working pa rin pati yung mga brake light natin. Kasi ito, importante ito, especially, ginagamit tayo sa kalsada, sa public road. So, syempre, kailangan natin ng protection. Protection, syempre, sa likod, kapag wala kang brake light, hindi nila malalaman na naka-preno ko na. So, may tendency, yung nasa may likuran mo, mabangga ka. Dahil, hindi nila alam, naka-preno ka na pala. Diba? May mga ganong instances. So, dito,
ito, may makikita kayo sa ilalim. Makita nyo may wire dyan. So, built-in po sa E3 yung wire na yan. Actually, yung wire dun is galing dun sa mismong Honda Click, sa mismong unit sa motor. So, sa E3, wala akong masyadong babaguhin na wirings dyan. Meron, yung E3, meron siyang saksakan na parang male type siya na sinasaksak connection para dun sa wire switch, para dun sa ating ano, brake light. So, yung wire na yon na galing sa may Honda Click o sa motor, isasaksak mo na lang dun mismo. So, I don't know kung may baliktaran ba yan o wala. So, di ko alam kung tinesting ko pa. Pero, subukan nyo na lang. Dalawa lang naman yun eh. And then, sa may E2 na susunod is dito tayo merong mga binagong wiring. So, wiring nun is may kunting binago tayo kasi nakasocket type yata yun nandun sa E2. Also, sa mga ganito nga, sa mga E2 naman, sa mga E2 naman, ito naman eh, walang masyado problema dito dahil mostly meron talaga to sa mga brick cable type. Meron talaga siya kahit yung S1 yata, alam ko meron siyang wire para sa brake light. Pero sa mga pump naman, tulad ng S1 na pump, Forge 1, yung mga sa wala silang wire na katulad nun. Nakatulad dito. So, pagdating sa LTO, pagka-check nila yan, diba, check nila isa-isa yan eh. So, ilaw, signal light, yung kanyang, yan nga, brake light, preno, check nila yan. So, pasado pa rin yan. Kahit na, nagpalit tayo ng ating brake master. So, okay na okay siya. Kaysa dun sa, may mga nakita na akong video bago tayo bumili na ganoon nga, wala siyang mga brake light. Hindi ko alam kung pwedeng magawa ng paraan niya. So, ganito, okay ito, nagagawa ng paraan. Actually, hindi naman kailangan gawa ng paraan kasi built-in na siya. So, ayun, legal. Sabi ko nga, kahit pa natanggal yung kanyang combi brake, eh okay lang dahil mas malakas naman ngayon yung kanyang braking power. At, okay na ako dun. Braking power lang. So, gusto ko pa rin mag-upgrade ng ilan pa. So, caliper, this. So, mas pagaan na this. Medyo nabibigatan tayo dun sa, although, pwede na ito yung TTGR pan daily, okay na yan. Yung combi brake niya man eh, katagalan na, 3 years. After 3 years ng motor natin is, hindi ko na maramdaman talaga yung combi brake. So, parang wala na. Siguro, kung kaya nyo i-adjust ng problema, pero mahirap na rin eh. Kasi habang tumatagal talaga, lumalambot or hindi naman makapit sa pinaka-combi brake niyan. Well, dahil nandito naman tayo sa E2 and E3, dadagdag ko na lang dahil isa rin sa pinagpilihan ko dito, no, meron siyang 12.7mm na piston size tsaka 14mm piston size. So, doon sa dalawa na yon is namili ako. So, pinili ko is yung 12.7. So, bakit 12.7 ang binili ko or bakit 14mm yung bibili nyo? So, ang sa pagkakaalam ko, dahil nga sa akin, 12.7 yung kinuha ko. Kasi naka-stock caliper lang naman din tayo. Although, pwede yung, pwede yung 14mm sa stock caliper. Baga, 14mm pwede na siya pang lahat. Kasi, usually, ang gumagamit tayo ng 12.7 mm kapag ka 1 pot, 2 pot yung ating caliper. So, hindi ganun kalaki yung mas pinapush nung ng pinaka piston na 12.7. Hindi katulad sa 14mm, syempre kahit mag 4 pot ka pa pwede siya. Or kahit stock nga, di ba? Pwede parang pang all around na eh. Pero hindi ko na doon na lang tayo sa 12.7, hindi ko na pinahirapan sarili ko. Right, so that's it for now. Sana nakatulong tong video na to, no. Simple video lang, sana kahit paano iba diyan ko sumug upgrade from stock to syempre mas maganda. Ayan, pwede ya E2 and E3. Bigyan ko yung link sa description.